Yan, usapang green naman tayo, mga kalumi. Yan. Ano ang meron ngayon sa mga green fisher? Sa mga normal green fisher, yan. Kaya kung nakikita nyo ang ating mga collection birds sa green fisher, pag-uusapan natin ngayon kung anong meron sa mga to. So, isa ang masasabi ko, good news to, guys, good news. So, tara, pag-usapan muna natin ang mga greens na ito. Yon, what's up mga kalumits? Yan, magandang araw po sa inyo. Mga kalumits, yan, syempre, good news naman tayo. Hindi na lang panay negativity yung mga nakikita natin ngayon sa mundo ng pag-iibon. Meron tayong good news. Yan, nakita nyo naman yung mga green fisher natin dito. Mga normals po ito, guys. Yan, may nakita tayong isang post ng kaibigan natin. Yan, ilalagay natin dyan yung post na yon. So, it's a very good news for us sa ating mga kaibon, lalo na sa mga keepers na mga ganitong kagagandang mga normal na greens, mga green fisher natin. At syempre, nagmarites tayo. Yan, nakimarites tayo doon sa nagpost na yon, na sabi niya ay kung ano daw ang meron sa mga green fisher. Yan, so pahanap daw ng kanyang boss, yan. Kung sino man yung boss mo, sir, saludo po. Kasi napakaganda. Napakaganda ng presyo. Hindi pang 150 ah. Yan, kasi nag-inquire ako, nagtanong ako, nag-message ako. So nung nakita ko yung post na yon, nagtanong agad ako kung magkano yung kuha sa mga green fisher. So nag-PM ako, nag-reply naman kagad si sir. Ang sabi niya, hindi na natin i-reveal, pero isa lang sabihin ko sa inyo, hindi presyong 150 yung presyo na sinabi sa akin ni sir. Napaganda, ang ganda ng presyo, napaganda ng kuha. So saludo po sa iyo, sir, at sa nagpapahanap sa iyo ng mga mutations na to, ng mga greens lalo. Talaga namang isang good news yon para sa ating mga mag-iibon. Yon, siguro panggamit lang yon, or kung para saan man, saludo pa rin kasi napaganda ng presyo. Not unlike doon sa mga buying na pag-i-inquiran ninyo or natin, kapag ka nag-PM tayo at nagtanong kung magkano price, eh 150 yung mga normal. Pero to, hindi, guys, napaganda. Napaganda talaga ng presyo. Kaya hoping na magtuloy at kumuha pa yung si Sir Man or Boss Man ni Sir, yung nagpapahanap ng mga mutations na to. Sana magtuloy-tuloy yung pagkuha nila ng mga normal greens. So nung naging quiet tayo, ay waiting para ulit sila sa abiso nung nagpapahanap sa kanila ng mga ibon na to. Kasi nakakuha na sila last time. So may mga nakita ko rin sa post niya na may mga nakuha na silang ibon. So hoping na magkaroon po ulit ng mga susunod na buying sa mga green fisher na katulad nito, na marami tayo nito. More than 10 pa to, guys, kasi may mga nasa pugad pa tayo. Ito mga matured na to, eh. May mga matured, may mga pamatured na naibon. Kasi talagang ikinikip ko yung mga green fisher. Kasi ito yung isa sa mga napakagagandang kulay ng mga ibon, na talagang nagbibigay kulay sa ating ibonan. At saka kung hindi man namimili si sir,
nung yung nakita natin nag-post, kung hindi man sila namimili, eto talaga yung mga hinahanap ng buying, yung mga green, lalo pang mga pang pet shop, yan, mga red big na green at yellow, eto isa yon sa mga hinahanap at mga talagang binibili na ibon. So kung kayo ay mga nagbe-breed ng mga ganitong mutation, itabi nyo, dahil ito talaga yung laging hinahanap. So assorted sa itong mga nandito natin, mayroon mga green ewing, may mga green, may dark green, may olive. Yan. So hopefully makapag-out tayo sometimes. Pero sana magtuloy-tuloy, sana magtuloy-tuloy yung paghanap nila, sir. Just take a look at this, diba? Napakaganda naman kasi kahit collection nyo lang sa ibunan ninyo, diba? Napakaganda ng mga greens talaga. Yan. Isa to sa mga nagbibigay ng kulay sa ating ibunan, eh. Kasi kung may mga hindi pa nag-iibon, isa to sa mga nanonotice ng mga baguhan or gustong mag-alaga as pet, yung mga kulay na to yung mga mas nagugustuhan nila. Yan, kasi kitang-kita talaga. Tapos kakaiba kasi, di ba? Yung combination ng color. Green yung katawan, tapos red yung tuka, tapos may white sa eye, sa mata. Yan, yung mga eye ring nga. Ayan, talagang catchy. Eye-catching yung mga ibon na to sa mga pang-pets or newbies, lalo sa mga bata. Kung na-i-display sila sa mga pet shop, mas na-appreciate ng mga bata yung mga ganitong kulay. So, kung para saan man gagamitin nila, sir, yung paghahanap nila ng mga ibon na to, sana magtuloy-tuloy, para good news kasi to, eh, sa mundo ng pag-iibon natin. Diba? Para yung mga may mga tinatago pang ganito, makuha lahat. Yan. So, hoping na sana tuloy-tuloy po yun. Update ko po kayo sa mga mamamarites natin sa mundo ng pag-iibon. Yan. So, information na lang po ang mga ibibigay natin dito sa channel natin. Ako na pong bahalang mag-research at magtingin-tingin, magmarites sa Facebook kung ano yung mga hinahanap nila. Meron pa tayong isang nakita soon, sana kung magkaroon at maging positive yung post na yon, ilalahad natin dito sa Lomits TV kung ano man yung mga latest updates na mga hinahanap na ibon sa ating industriya. So yon, that's a good news for us. Sana magtuloy-tuloy na po. Saludo po sa inyo sa nag-post na yon at sa boss mo na naghahanap ng mga Lomits na katulad nito. So, paano guys? Sana po ay nabigyan ko kayo ng napagandang balita at napagandang impormasyon regarding dito sa post na nakita natin, at sana nawa ay magtuloy-tuloy pa. Pero mukhang magtutuloy-tuloy naman kasi legit naman yun si sir, eh. Matagal na rin yun mag-iibon at lagi ko nakikita. Matagal aming friends sa Facebook pero wala pa kaming chance na mag-meet in person. Legit na mag-iibon naman tong nakita natin, nag-post na to. At very good news talaga yon sa atin na mag-iibon. Pag nagtuloy-tuloy yung buying nila na yon, na napakagandang presyo, na talaga namang yun ang sinasabing everybody happy. Not unlike dun sa mga nakikita nating post ng buying, na talagang maiiyak ka talaga. So, paano guys? Mag-ipon na kayo. Hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipay! Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po! And out!